si Mira, ang aking unang minahal. Pero siya rin ang unang dumurog ng puso ko. Masakit? Oo. Hindi nagtagumpay ang pag-ibig ko sa kanya tulad ng mga unang pag-alsa. Kaya dinaan ko na lang sa pagsusulat ng aking pag-ibig. Gaya na lamang ng mga reformista. Tulad na lamang ng pagpatay ng mga Kastila sa Gumbursa, gayon na rin ang pagpatay ni Mira sa natitira kong pag-asa. Isa siyang hindi pangkaraniwang babae na lumalaban sa pamahalaan. Liberal siya sa isip, sa salita at sa gawa. Isa rin siyang kritiko sa kultura ng mga Pilipino. Mahilig siyang kumuha ng litrato at sa bawat pagtingin ko sa mga litratong iyon, alam kong may malalim siyang pinanghuhugutan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Tara, kain tayo. Wait lang, tatapusin ko muna to. Teka, ano ba yan? Kanina pa ang hapon dyan ah. Alam mo yung pork barrel? Hindi, bakit? Ano ba yun? Yun kasi yung pondo na dapat ilalaan para sa bayan. Alam mo yun? Para umunad tayo. Tapos yung gobyerno, ginagamit lang sa kung saan-saan para sa sarili nila. Tapos nakakairito! Bakit parang sobrang apektado ka ata dyan sa pork barrel na yun? Gusto ko lang kasi ng pagbabago. Yung lolo ko kasi, naging biktima siya ng pagiging sakim ng gobyerno. Yung pagkamatay niya, hindi nabigyan ng hustisya. Gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung lolo ko. Tiga, mamaya na nga yun. Tara kain tayo. Maano ba ulam? Pork! Tara kain tayo. Sa panahon ngayon, mayroon pa ba tayong mga Rizal at Bonifacio? Mga lumalaban ngayon sa modernong panahon para sa karapatan at kabutihan? Mayroon pa bang mga malakatipunero sa puso't diwa na may mga motibo pang political, moral at sipika? Alam mo ba, nung una pala ang tanapansin, alam ko agad na mahilig ka sa photography. And since mahilig kang mag-document ng mga rally, ito regalo para sa'yo. Oh my God! Seryoso? Thank you! Alam mo, sana yung mga ginagawa ko ngayon maging worth it din sa kanila, no? Huwag kang mag-alala. Lagi ako nandito para sa'yo. Lalaban tayo ng sabay. Nagkaroon na ba ng panahon sa buhay mo na kinailangan mo ang advice ng isang tao? Pero kalaunan ay hindi mo naman papansinin ang mga ito. Parang ang pagtanong ni Bonifacio sa opinion ni Rizal kung tama ba ang desisyon niyang magpatuloy sa laban. Na ang sabi naman ni Rizal na kung wala naman silang sapat na armas, eh huwag na magpatuloy. Pero ano, hindi naman ito pinakinggan ni Bonifacio, di ba? Nagkaroon ka na rin ba ng ganyang experience? Hindi rin nagtagal ang pagkamartir ko na kaya kong mabuhay nang wala si Mira at gaya ng mga katipunero, lalaban ako para sa aking mahal na si Mira. Lagi ako nandito para sa'yo. Lalaban tayo ng sakay.